and News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend! Magandang gabi, Pilipinas. Kami mga patrol ng Filipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Isang malawakang people's rally at street party para sa kampanya ni Presidential Aspirant at Vice President Lenny Robredo ang idinaraos ngayon sa Macapagal Avenue sa Pasay City. Ayan po, dahil tao, kulminasyon ito ng mga aktibidad sa iba't ibang parte ng Metro Manila mula sa house to house at pagmarcha mula pa kaninang umaga. Kasabay nito ang unit team rally ni na Bongbong Marcos at Sara Duterte sa bahagi naman po ng Bustillos sa Sampaloc, Maynila. Manunuyo ang unit team ng mga botante roon na kilalang baluarte naman ng isa pang presidential candidate na si Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ipinagdiriwang ni Vice President Lenny Robredo ang kanyang birthday sa Grand Rally sa Pasay City. Ito'y matapos siyang i-endorso ng ilang leader ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at Moro Islamic Liberation Front kaninang umaga. Live mula sa Macapagal Boulevard sa Pasay City, nagpapatrol, Adrian Ayalin. Adrian, ano, party-party feels na ba dyan sa Pasay City? Alvin, doble-doble ang selebrasyon ngayong 57th birthday ni Vice President Lenny Robredo. At ito, ongoing itong araw natin to na people's rally ng mga volunteers at supporters ng pangalawang pangulo. At kanina, may maagang birthday gift din na natanggap ang pangalawang pangulo sa Maguindanao. Incoming President Lenny Robredo. Opisyal na inendorso ni Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Chief Minister at United Bangsamoro Justice Party President Ahod Balawag Ibrahim Alhaj si Vice President Lenny Robredo bilang kanilang kandidatong sinusuportahan sa halalan 2022. Pumunta sa Camp Darapanan si VP Lenny para personal na tanggapin ang endorsement ni Chief Minister Ibrahim kasama na ng ilang lokal na opisyal sa rehiyon. The UBGB categorically endorses Lenny Robredo as its presidential candidate for the May 9, 2022 presidential national and local election. Her track record consistently demonstrates strong support to the advocacies of the Bangsamoro. What I can assure the Bangsamoro people is that a Robredo presidency will be a friend and supporter of the Bangsamoro and a champion of the peace process. My track record as Vice President is my assurance that I will fulfill my commitments. Sabi ni Ibrahim, dalawang kandidato lang ang naglakas ng loob na ipresenta ang kanilang sarili sa Bangsamoro Region. Nagsimula na ang campaign period nang magtungo si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa BARM na sinundan ni VP Lenny. We cannot say na ganito karami ang may deliver namin, ganito karami. But we assure you na as far as the leadership of the BARM, we are still in control of the entire BARM area. Mas pinapahalagahan ko yung suportang ito. Na ito yung mga tao na have spent most of their lives fighting for justice. Tumataya sa isang hindi frontrunner. Tumataya sa isang hindi frontrunner speaks so much of the kind of principles, yung lalim ng pinaghuhugutan, ng pinaglalaban. Inendorso na rin si Robredo ni Basilan Governor Jim Hataman Saliman. Buo anya ang kanyang suporta kay VP Lenny base sa kanyang vision, track record at plataforma. Maliban kina Saliman at Ibrahim, inendorso ng ibang gobernador sa BARM si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinakahuli rito si Sulu Governor Abdusakur Tan.
Mula sa Maguindanao, tutuloy rito sa Macapagal Boulevard sa Pasay City si VP Lenny. Maagang nagsipunta rito ang libo-libong supporters nila ng kanyang running mate na si Senator Kiko Pangilinan at ibang dinadalang kandidato sa Araw Natin To People's Rally. Kasabay nito ang pagdiriwang ng 57th kaarawan ni VP Lenny. Kanya-kanya ding diskarte ang mga supporters sa paghayag ng suporta sa tambalang Lenny Kiko. May mga nagdala ng kartolina, may sari-saring mensahe. Meron ding nagbitbit na mga larawan ng mukha ni na Lenny at nag-iikot sa lugar. Hindi naging sagabal ang kanyang kapansanan para sa taga-Pasay City na si Christopher Solis sa pagpunta sa rally. Ayun po, sa aming mga taga-Pasay ay number one. Bakit ikaw ang aming sinusuportahan? Dahil sa aming may mga kapansanan, alam namin ikaw ang makakatulong. Kaya naman, ang boto namin ay sa inyo. God bless you, Ma'am Lenny. God bless you. May dinala naman ang kanilang pink na jeep mula pa Quezon City. Dinadala nila ito sa iba-ibang campaign sortie para makatulong na kumbinsihin ang mga botanteng undecided pa rin. Ihatid ka namin sa Malacanang! Mayroon pang mga naka-dinosaur costume, may libre pang placard making station. Agaw pansin ang ginawang placard ni Sean Michael Marcos na sa kabila ng apelyido ay makarobredo. Dahil sa matinding init at dami ng tao, may ilang kinailangang bigyan ng first aid ng rescue volunteers. Kabilang sa mga maagang performers, ang bandang Moonstar 88. Present din ang social media influencer na si Mimi Ya at iba pa. Alvin, ilang minuto pa lang ang nakalilipas ng formal na magsimula itong programa dito sa Macapagal Boulevard sa pamamagitan ng pambansang awit ng Pilipinas. Pero kanina pa nga itong mga pre-programming, star-studded itong People's Rally na ito. Nandyan si Regine Velasquez, Ogie Alcacid at iba pa na mga volunteer artists at mga social media influencers. Inaasahan natin na hanggang gabi na itong People's Rally tulad ng ibang mga People's Rally ni VP Lenny sa iba't ibang mga syudad at iba't ibang mga probinsya. Iniintay pa rin si VP Lenny dito at inaasahan natin na maya-maya nga ay magsasalita na rin ang pangalawang pangulo. May mga meetings pa siya pagkarating niya dito sa Metro Manila mula sa kanyang doon sa event sa Maguindanao ay dumiretso sa ilan pang mga meetings si VP Lenny at saka inaasahan natin siya na magsasalita dito sa Macapagal Boulevard. At nakita nga natin na hindi lang ito kakamping event at pinakinggan ng mga volunteer supporters yung panawagan na magsuot din ng ibang kulay bukod sa pink na kulay dahil ito nga araw natin to yung pamagat nitong event na welcome daw ang ibang mga kulay, ang ibang mga paniniwala dito sa People's Rally dito sa Pasay City. Para ito sa National Capital Region South pero meron ding mga taga ibang mga syudad sa Metro Manila na nakita natin na nandito ngayon at nakikisaya at naghihintay sa pagdating ni VP Lenny. Alvin? Adrian, pwede pa bang humabol dyan yung iba nating kababayan? O mukhang matatraffic na sila papunta dyan dahil tao eh. Oo, matraffic kanina. Kasabay nga natin si VP Lenny na dumating dito sa Metro Manila. Yung papasok dito, mga bandang alas 3, alas 4 na halos, ay napaka-traffic talaga yung papasok dito. Pero kadalasan naman ito ay naabot. Na, siguro maaga na, alas 8, alas 9. Kung may mga malapit lamang na gustong humabol, ay pwedeng humabol dito. At nakikita nga natin na patuloy na napupuno ng mga tao, ng mga supporters ni VP Lenny itong Macapagal Boulevard. Kaya yun nga, hindi pa naman nagsasalita si VP Lenny. Kung tutusin, pwede pa rin namang humapon. Alvin? Isa na lang. May statement na ba si Vice President Lenny kung siya'y dadalo doon sa minove na town hall debate? Kasi yung ibang kandidato para nagpasabi na hindi na kami pwede. Si VP Lenny, pwede pa ba o hindi na? Wala pa tayong natatanggap na statement mula sa kampo ni VP Lenny. Kanina tinatanong na rin natin yan. Pero ang kalagayan kasi ngayon, napakarami na itong mga nakaschedule na mga People's Rally ni VP Lenny. May mga, bagamat wala pa talagang official schedule, at least na nire-release sa media. Pero sa mga nakikita natin, nakakausap natin ng mga volunteers, marami na yung mga talagang nakalinyang People's Rally. So medyo mahihirapan din talaga na
maisama sa schedule ni VP Lenny yan. Pero yan ang aabangan natin kung makakadalo. Ito naman si VP Lenny, ang sinasabi niya lagi na hindi siya umuurong sa mga debate at lagi naman nga rin siyang pumupunta. Kumbaga, kung pupunta siya talaga, pero depende nga rin sa kanyang schedule dahil napakarami nga nitong People's Rally na nakalinya talagang ina. Talagang yung pag-schedule, nahihirapan na rin sila. Kaya titingnan pa rin natin kung makakadalo nga si VP Lenny sa COMELEC debate. Alvin? Maraming salamat, Adrian Ayalin. May ibang opisyal naman ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang sumusuporta sa UNI team. Dinadala rin ng ilang incumbent mayors sa Bulacan ang tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte. Live mula Maynila, nagpapatrol, Joyce Balancho. Joyce, nandyan na ba ang Marcos-Duterte tandem? Zen, sa mga oras na to hinihintay pa natin yung pagdating ng tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte dito sa Sampaloc sa Maynila. Mo ilang araw na nga lang ang natitira sa panahon ng kampanya, pero napili ng tambalang Marcos at Duterte na manuyo ng mga botante dito mismo sa baluarte ni presidential aspirant Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Noong 2016 vice presidential race, Zen, no, si Bongbong Marcos ang nanalo dito sa Maynila kung saan nakuha niya ang halos kalahati ng kabuang boto ng lungsod. Simula 1991, residente na ng Maynila si Leonardo Roquita. Pero aniya, hindi para sa kanilang alkalding si Isko Moreno Dumagoso ang kanyang magiging boto. Si Bibi. Bakit? Eh, Ilocano to. Ayon sa kwento ng mga lolo namin, magulang namin, mas maganda ang nagiging patakaran ng Marcos noong araw kaysa sa mga nakaraang mga subok na rin naman namin si Isko sa pagiging mayor kung ano nagawa niya sa Maynila. Ibig sabihin, hindi lahat naging maganda. Si Jun Lumalad naman, na ipinanganak sa Maynila, handa ring makinig kay Bongbong Marcos. Si Isko naman kasi sa Maynila maraming nagawa. Lahat naman tinitignan eh. Siyempre, tinitimpag natin yung padapat na. Hapon, idinaos ang campaign rally ng UNI team dito sa Maynila. Sa baluarte ni Isko Moreno, ibinahagi ni Marcos ang mensahe ng pagkakaisa at ang kakayahan nila ni Davao City Mayor Sara Duterte na mapagkaisa ang bansa. Bukod dito sa Maynila, nag-ikot naman si Sara Duterte sa apat na bayan sa Bulacan. Hinarap niya ang sector leader sa Santa Isabel sa Malolos at nakipag-usap din sa mga relocatees sa Lambakin, Marilao. Kinampanya rin ng alkalde ang 12 senador ng UNI team. Ayon sa kampo ni Marcos, nasa 19 na kasalukuyang alkalde at majority candidates ang nangako magdadala kay Marcos sa halalan. Noong 2016 vice presidential race, panalo rin si Marcos sa Bulacan. Naniniwala naman si League of Municipalities of the Philippines Bulacan Chapter President at Giginto Mayor Ambrosio Cruz Jr. na bagamat kaya muli maipanalo si Marcos sa probinsya, magbabantay pa rin sila sa kalalabasan ng botohan. Bukod sa mga taga-Bulacan, nagpahayag rin ng suporta sa UNI team ang ilang mga taga-opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isang oath of commitment ang pinirmahan na maopisyal para dito. Zen, sa mga oras na to talagang puno ng mga taga-suporta ng UNI team itong tapat ng simbahan ng Sampaloc dito mismo sa Earnshaw Street. Kaya naman yung mga kapamilya nating motorista na nagbabalak dumaan dito, hindi na po madadaanan, lalo na yung kanto ng F. Hoxon. Maghanap na lang muna po tayo ng alternatibong ruta dahil sabi po ng traffic enforcers dito, hindi pa nila matukoy, Zen, hanggang ano oras mananatiling sarado ang bahaging ito ng Earnshaw. Zen? Maraming salamat, Joyce Balancho. Bahay-bahay na ng kampanya sa Bulacan si Kalyoni de Guzman ngayong Sabado. Tiwala siyang unti-unti nang nakakaabot sa mga botante ang kanilang plataforma. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan. Pambungad ni Partido Lakas ng Masa Standard Bearer Kalyoni de Guzman sa mga taga Towerville Subdivision sa San Jose del Monte, Bulacan, ang panukala niyang bigyan ng buwan ng sahod ang mga stay-home na nanay. Kung wala kayo, paano lalaki ang mga bata na magiging manggagawa sa susunod? Ay di ba mahalagang gampanin yun? Kaya dapat lamang suklian ang gobyerno na kayo ay regular na bigyan ng sweldo kada buwan.
Isa ito sa mga tinaguriang pro-poor at pro-worker na plataforma ng labor leader at running mate na si Walden Bello na ayon kay Calyodi ay nagdagdag sa interes ng mga Pilipino sa kanyang kampanya sa nakalipas na 2 buwan. Kung dati, pag sakay ko na aeroplano, walang bumabati. Walang bumabati sa akin, walang nakakilala. Pero ngayon, may mga dami na nagbumabati, ang dami nagpaparitrato. Bahagi rin ng kampanya ang pag-iikot ni Calyodi sa mga bahay at tindahan sa lugar para makipag-fist bump at magpakilala na kinabibigla ng ilang naaabutan niya. Ako'y nandibigal sa inyo. Naligo po kayo sa eskinita namin. Okay, sinadya namin. Ngayon pa lang may naligo dito eh. Ay, first time daw. Wala. Oh, presidente ang naligo dito. Ilang linggo bago maghalalan, masigasig pa rin sa pangangampanya si Calyodi sa mga komunidad kaharap ang mga residente gaya rito sa barangay Kaypian sa San Jose del Monte. Wala mang bitbit na mga artista o nahahatak na malalaking grupo ng tao, tiwala pa rin si Calyodi sa hatid nilang mensahe ng pagbabago. Ang panawagan lang ng tandem, tiyakin ng COMELEC at maging ni Pangulong Duterte na magtutuloy ang halalan, maging sa lugar na matatamaan ng mataas na kaso ng COVID-19. Mahirap na pag ma-postpone pa yan kasi alam naman natin na pag may mga postponement na ganyan, doon gumagalaw yung mga nagkokorap ng eleksyon. Samantala, patuloy ang paghahanda ng grupo ni Calyodi na magsampa ng mga kaso laban sa mga tinuturing nilang nasa likod ng pamamaril sa kanila at mga katutubong grupo sa Bukidnon noong Martes na ikinasugat ng 5. Pero hindi pa sinabi kung kailan ito isasampa. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. Umarap sa ilang Marian devotees at mga leader ng mga urban poor groups sa Taguig City, si presidential candidate Faisal Mangundato. Ngayong Sabado, nagdaos po sila ng isang ecumenical prayer para sa mapayapang halalan. Wala man libu-libong tao ang sumama sa aktibidad nila ngayong araw. Masaya si Mangundato dahil ang importante umano sa kanya ay ang tunay na suporta ng mga individual sa kanilang plataforma at mga ipinaglalaban. Hindi naman pabor si Mangundato sa panawagang umatras sa halalan ang sino man sa kanilang kumakandidato sa pagkapangulo. Mga politiko po sila, gusto nila sila po ang maging pangunahin sa lahat ng mga kandidato. At masama po ang aking niluloob dahil may nagkakaroon yung mga ganitong sitwasyon na dapat tuloy-tuloy po yung 10 kandidato na magkaroon ng tsansa na ibuto ng lahat ng ating mga kababayan para magkaroon ng totoong pagbabago sa ating bansa. Naman ang presidential candidate na si Senador Panfilo Lacson ang kanyang konkretong plano at solusyon sa problema sa pabahay. Ayon kay Lacson, hindi tulad ng ibang kandidato na palaging nangangako ng pabahay, maayos na estratehiya ang kanyang iniaalok para matupad ang pangarap na magkaroon ng maayos na tirahan ang mga pamilyang walang permanenteng tahanan. Paliwanag ng senador, isang solusyon ang pag-aalis sa ugat ng korupsyon at paggamit ng maayos sa buwis ng taong bayan. Tinatayang nasa 5.3 million ang kakulangan sa housing unit sa buong bansa. Isinusulong ni Lacson ang pagbuo ng mga pulisiya na dadagdag sa kita ng gobyerno. Bukod dito, makatutulong din daw ang kanyang budget reform advocacy for Village Empowerment Program o BRAVE, para mabigyan ng kapangyarihan at sapat na pondo ang mga lokal na pamahalaan para matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Barabarangay ang estratehiya sa pangangampanya ng mga pambato ng Aksyon Demokratiko na sina Mayor Isko Moreno Dumagoso at Dr. Willie Ong. Dumayo sina Moreno at Ong sa lungsod ng Caloocan Biyernes ng gabi, kasabay ng tumatakbong alkalde na si Congressman Edgar Erice. Giit ni Moreno, pantay ang pagtingin niya sa lahat ng mamamayan, anuman ang estado sa buhay at sexual orientation. Sa ngayon, Pasig at Taguig na lang ang 2 lungsod sa Metro Manila na hindi pa nabibisita ng Moreno-Ong tandem. We wanted to be mas intimate sa tao. It's a strategy. It was designed that way. And with regard to the 2 cities that you mentioned,
at least masasabi ko about 40% of that naikutan ng aming team. Nung sinabi ko, Mindanao, Visayas, Luzon, mayaman, middle class, mahirap, babae, lalaki, bakla, tomboy, pantay-pantay. So yung personal preference mo sa buhay, wala ko. Wala akong prejudice. Nakatakdang dumalo sa isang prayer rally si Promdi Standard Bearer Manny Pacquiao sa pinaglabanan shrine sa San Juan. Magsasama-sama rito ang mga mahigit 1,000 mga pastor mula sa iba't ibang faith and religious groups at kanilang miyembro. Ito po'y para basbasan si Pacquiao sa kanyang kampanya sa pagkapangulo. Hindi naman nakasama sa aktibidad ang katandem niyang si Congressman Lito Atienza dahil sa operasyon ito sa tuhod kamakailan. Na mga motorista, ito na ang busina sa petrolyo. Kumpirmado na po ang big time oil price hike sa Martes. Maglalaro sa 3 pesos at 80 centavos hanggang lagpas 4 na piso kada litro ang itataas po sa presyo ng diesel. 3.10 hanggang 3.60 naman sa gasolina at kerosene. Kinumpirma ng Department of Energy ang paparating na oil price hike sa susunod na linggo na dulot ng hindi pag-usad ng feedstock sa pagitan ng Ukraine at Russia at ang babala po ng OPEC Plus na baka hindi kayaning palitan ang Russian oil sa kabuuang supply ng mundo. May inaasa namang rollback sa LPG sa May 1 pero hindi pa po sigurado kung magkano dahil malikot pa ang contract price nito sa merkado. Sa kabuuan mula Enero, umabot na sa 37.35. 27 pesos at 35 centavos po ang net increase sa diesel, 15.45 sa gasolina at 21.55 sa kerosene. At kung may big time na dagdag presyo sa petrolyo, may big time libre rin para sa mga riders sa Iligan City. Nagunahan sa pagpunta sa gasolinahan ang mga motorcycle riders. Kasunod ng post ng negosyanteng si Rowel Minyosa na ililibre niya ng gas ang may 100 riders. Nagpapasalamat ang mga nakalibre, lalo't 77 pesos na ang presyuhan ng gas sa kanilang lugar. Sabi nila magagamit nilang pambili ng pagkain ang natipid nila sa gas. Ayon kay Minyosa na may-ari ng kainan, nanlibre siya para maibahagi rin sa iba ang anumang blessings na natanggap ng kanilang pamilya. Binabantayan ng Department of Health ang ilang lugar sa bansa dahil sa bahagyang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 matapos ang Semana Santa. Inaasahang muling sasampa sa 1,000 ang mga bagong kaso sa Mayo kung hindi masusunod ang health protocols at kaunti lang ang magpapabakuna. Nagpapatrol, Michael Delizo. 134 ang mga bagong kaso ng COVID-19 itong Abril 21, ang pinakamababa sa loob ng halos 2 taon. Ayon sa Octa Research Group, very low risk na ang lahat ng COVID indicators sa Metro Manila base sa COVID Act Now. Pero nagbabala ang DOH sa pag-akyat ng COVID cases sa Mayo kung mababawasan ang pag-iingat ng publiko. Kung 5% decline ng observance ng minimum public health standard, hindi na about 1,293 cases by middle Monday. Binabantayan ng DOH ang ilang lugar sa bansa kasunod ng Holy Week Exodus. Kabilang dito ang Marinduque, Davao City, Butuan, Surigao del Sur, Ilocos Norte, Kalinga, Batanes, Quirino, Catanduanes, Olongapo, Tarlac, Angeles City at Eastern Samar. Siyempre yung ating influx ng mga turista, mga umuwi ng kanilang probinsya, no? So, we are looking at Ilocos Norte, and then there might be some influx of campaign sorties. Ayon pa sa DOH, napapagod at nadidismaya na ang ilang miyembro ng vaccination team dahil kakaunti ang pumapayag magpabakuna sa house-to-house vaccination, partikular sa Negros Oriental at Occidental at Soxargen, kung saan ginanap kamakailan ang special vaccination days.
medyo na patig at na frustrate yung ating mga healthcare workers kasi kahit nag house to house, marami pa rin ang ayaw magpabakuna. Samantala, kasado na ang pagtuturok ng ika-apat na dose o ikalawang booster shot sa mga immunocompromised na edad 18 pataas sa susunod na linggo. Sa tala ng DOH, nasa 690,000 na immunocompromised ang pwede nang tumanggap ng fourth dose. Kung maganda ang COVID situation sa Pilipinas, hirap naman ang mga Pinoy sa Shanghai, China dahil sa pagsipan ng mga kaso. 10 Pilipino ang na-quarantine matapos magka-COVID. Ikiniwento ng mga Pinoy doon ang sitwasyon sa quarantine facility. Dito pre, matira matibay dito. Pagka mahina ka rito, marupok ka, iiyak ka dito. Hindi ka magtatagal, mababaliw ka rito. Kailangan matatag ka rito. Tiniyak naman ng dole ang pag-alalay sa mga OFW tulad ng pagbibigay ng $200 kada individual. Handa po kami through our OWA na magbigay ng financial assistance. In the meantime, nagpapadala tayo ng pagkain, medisina sa kanila. The fund comes from Manila, of course, and heading into this lockdown, we anticipated this range of problems that our people here will encounter. We saw some episodes of some panic buying, and then supply lines became so tight. Nakikipag-ugnayan na ang konsulado sa mga Pinoy sa Shanghai kaugnay sa kanilang pangailangan. Michael Delizo, ABS-CBN News. Iginiit ng Impact Hub Manila ang private partner ng COMELEC na nagkaroon lang sila ng hindi pagkakaunawaan ng Sofitel Philippine Plaza Hotel tungkol sa bayad para sa idinaos na tatlong presidential at vice presidential debates. Pinagpapaliwanag naman ni Commissioner Ray Bulay ang ilang opisyal ng COMELEC kaugnay sa issue. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Ipinagpaliban ng COMELEC ang presidential at vice presidential debates na nakatakda sana ngayong April 23 at 24. Hindi pa kasi nabayaran ng Impact Hub Manila, private partner ng COMELEC sa tatlong naunang debate, ang mahigit 14 million pesos na utang sa Sofitel Philippine Plaza Hotel kung saan idinaos ang mga naturang debate. Iniimbestigahan na ng Komisyon ng Aberya. Nag-issue ng internal memo si COMELEC Commissioner Ray Bulay at pinagpapaliwanag sina COMELEC spokesman Director James Jimenez at Director Francis Arabe kung bakit pinapabayad nila sa COMELEC ang nasabing utang sa debate venue. Ni-request at sinertipika umano nina Jimenez at Arabe ang pagpapalabas ng 15 milyong piso sa pamamagitan ng purchase order. Isinimiti umano ito sa opisina ni COMELEC Chairman sa Idamen, Pangurangan noong April 1. Git ni Bulay, walang dapat bayaran ang komisyon sa mga isinasagawang debate. At kung manggagaling umano sa pondo ng komisyon ng ipambabayad, mistula nitong pinagtatakpan ang kakulangan ng Impact Hub. Tumanggi munang magkomento rito si Arabe at Jimenez. Sa opisyal na pahayag ng Impact Hub ngayong araw, iginit itong nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila at ng Sofitel. Nilinaw din ito na hindi kasama sa kontrata nila ng hotel ang COMELEC. Nagpasalamat din ang Impact Hub sa COMELEC sa pagkakataong isagawa ang unang tatlong debate bago ito mailipat sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Samantala, kinwestiyon ni Commissioner Bulay kung bakit ni-require ng COMELEC ang 15 minutong commercial sa isasagawang debate sa April 30 at May 1 katuwang ang KBP. Sino ba ang makikinabang? Ay, again, isasagutin natin yun sa inquiry nila. Tiniyak naman ni Commissioner Amy Ferolino na susuriin din ng komisyon ang naging kasunduan sa Impact Hub. Posibleng niyang putulin na ng COMELEC ang ugnayan rito. That's a possibility, but we still have to look at our memorandum of agreement and all the other possible effects of the incident that happened due to the cancellation of the last debate. Dagdag ni Ferolino, may pakipag-usap na sa KBP para sa susunod na debate, pero wala pang memorandum of agreement. Nilinaw naman ng KBP na pinag-uusapan pa kung saan gagawin ang susunod na debate. Pero maaari itong hindi matuloy kung hindi naman sisipot ang karamihan sa mga kandidato. That should be part of their being busy to attend to an event like this. Dahil na ikot yung mga kandidato natin. Kumusta, mga musta sa maraming tao, by the hundreds, by the thousands.
Ito ay milyon. Gate ng mga political analyst, di dapat sisihin ang mga kandidato kung hindi sila makadadalo sa biglaang bagong petsa ng debate. Every campaign rally of every debate is strategically, every campaign leading to the elections is strategically chosen. And ang fear ko kasi pag pinagpalit nila yun dito sa rescheduled debate, maaring makaapekto sa kanilang strategiya. Itulad natin, pero huwag nating asahan na lahat sasali dyan. Ayon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, pipilitin niyang makapunta pa rin sa debate, pero mahalaga rin anya ang kanilang pagbisita sa iba-ibang lugar. Sisikapin din umano ng kanyang katandem na si Dr. Willie Ong na ayusin ang kanilang schedule para makapunta sa debate. Tiniyak naman ni na partido laban ng masa tandem na sina Leody de Guzman at Walden Bello na dadalo sila sa na-reset na debate. Una nang sinabi ni Senator Manny Pacquiao na malabo na siyang makadalo muli sa bagong petsa nito dahil sa dikit-dikit na niyang schedule sa kampanya, pero gagawa niya ng paraan kung darating si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Malabo na rin umanong makapunta sina Senator Panfilo Lacson at Senate President Tito Soto dahil planchado na ang kanilang campaign schedule. May nakatakdang rally ang mga supporter ni Vice President Lenny Robredo sa Cavite sa Mayo 1, pero wala pang pahayag ang kanyang kampo kung dadalo siya sa rally o sa debate. Sa Twitter, binatikos ng kanyang katandem na si Senator Kiko Pangilinan ang pagkansela ng debate ngayong weekend. Magiging pabor anya ito sa mga hindi dumadalo. Dapat din anyang magpaliwanag ang COMELEC sa nangyari. Sa huli, tinitiyak ng komisyon na sa kabila ng aberya sa debate, handang-handa na ito sa pagpili ng mga botanteng Pinoy ng mga bagong lider sa araw ng botohan. Jeffrey Hernandez, ABS-CBN News. Sa pamilya, alam mo na ba kung kabilang ka sa listahan ng mga aktibong botante at kung saan presinto ka boboto? Aba, pwede na po itong alamin sa Precinct Finder o Voter Verifier ng COMELEC. Nagkaroon na ito ng konting aberya matapos itong ma-activate itong Biyernes, pero na-access na ito ng ibang botante ngayong araw. Nagpa-patrol, Jose Carretero. First-time voter si Francis Davis, kaya agad niyang sinubukan ang Precinct Finder o Voter Verifier ng COMELEC. Wala pang isang minuto matapos mag-login sa COMELEC website, nakuha niya na agad ang detalye kung saan siyang presinto boboto. Makikita ko po kung ano yung number, yung precinct number ko, tapos nakita din po dito yung kung anong district, kasi di ko po kasi kabisado tong Manila pa. Madali na lang po. Mabilis ding naka-access si Teacher Teresita sa Precinct Finder. Anya, malaking bagay ito para sa mga tulad niyang guro na magsisilbi sa halalan dahil bawas trabaho na ito sa araw ng botohan. Malaki din siyang advantage kasi alam na namin yung mga nakapila ay active voter. At the same time, maiiwasan yung magkaano pa ng delay ng pagboto kasi nga hinahanapin pa namin yung name nila or dun pa lang namin malalaman kung deactivated yung tao. Kahapon, nagkaroon lang ng konting aberya sa unang araw ng pag-access ng site, kaya umapila ng pangunawa si Commissioner George Garcia. Pero ngayon, maayos na itong na-access. Kailangan lang mag-login sa voterverifier.comelec.gov.ph. Pagka-login, kailangan lang ilagay ng botante ang kanyang lokasyon, kumpletong pangalan, riyon at lungsod o munisipyo kung saan siya nakarehistro. Dito, lalabas na ang impormasyon ng botante, kung saan siya boboto, ang numero ng kanyang presinto at kung aktibo pa siyang botante. Nakalagay din dito ang listahan ng mga kandidato. Sa mga wala namang access sa internet o mga nasa malalayong komunidad, nagsimula na ring magpadala ang COMELEC ng mga voters information sheet. Ito po ay mandatory na require ng ating batas na dapat ay sadyang ipinapamahagi sa ating mga botante. Binarapat po ng COMELEC na hindi kami gumamit ng mga ibang opisyalis ng pamahalaan katulad ng LGU, katulad ng barangay, sapagkat ayaw nating makulayan po yung pamamahagi nito. Kaya po huwag po kayo mag-atubili na tanggapin po yun. Yung po yung mga taga-COMELEC may ID po yun at malaki ang tulong po sa inyo yan. Tuloy-tuloy naman ang Let's Vote Pilipinas activity ng COMELEC sa ilang mall kung saan ginagawa ang vote counting machine o VCM demonstration. Kahapon, ayon kay Commissioner Amy Ferolino, nagkaroon ng konting aberya dahil ang naggamit na makina ay ang VCM para sa training ng COMELEC. Nahabol din naman ng election officer na hanapan nila ng paraan. Napakahalaga po, nakabisado ninyo kung paano gamitin yung balota ng tama. No? Nakita nyo naman, mahaba yung balota.
mahaba yung panahon na gugugulin mo para mag-fill up ng balota. Sayang naman kung dahil mali ang paggamit mo ay hindi mabilang ang boto mo. Masaya ang mga first-time voter na may demo experience ang COMELEC. At least bago ka mag-ano doon sa totoong butuan, alam mo nang gagawin mo. Tuloy din ang voters education sa mga lalawigan tulad sa Pampanga. Wala namang aberya na naitala, lalo na sa paggamit ng VCM. Jose Carretero, ABS-CBN News. Ayon kay COMELEC Director James Jimenez, sakali pong hindi ma-access ang precinct finder, pwede mag-email sa itd@comelec.gov.ph. Tumitindi pa ang tensyon sa Jerusalem kasunod ito ng nangyaring rocket attack ng Palestinians sa Gaza Strip nitong nakaraang araw. Biyernes nang muling nagkasagupa ang mga Israeli police at Palestinian demonstrators sa Al-Aqsa Mosque compound sa Jerusalem. Ito'y matapos pasukin ng Israeli police ang nasabing mosque. Bago kasi ito, daan-daang Palestinian demonstrators ang nasa loob umano ng nasabing compound, ang nangalap ng mga bato kasunod ng pagdating ng mga Jewish visitors na pupunta sa Wailing Wall na isang holy site ng mga Jewish. Sa nakalipas na linggo, aabot sa higit 200 na ang sugatan sa mga sagupaan na pinalalapan ng pagpapakawala ng missile ng Palestinian armed groups na ginantihan naman ng Israel. Sa ngayon, dinagdagan pa ng Israel ang kanilang police forces sa lugar at nananatili pa rin sa pinakamataas na alerto ang mga otoridad sa Israel. Magtatanim ng mga puno sa La Mesa Watershed ng Manalo Water sa mahigit 200 hektaryang lupa sa paligid nito. Katuwang sa proyekto ang iba't ibang government agencies at mga lokal na pamahalaan. Isinagawa ang paunang tree planting sa pagdiriwang ng Earth Day. Nagsagawa rin ng hike and bike for nature sa La Mesa Nature Reserve sa Quirino Highway. Pinangunahan naman ang grupo ng mga kabataan ang pagdiriwang ng Earth Day sa Tiwi Albay. Isinusulong ng grupo ang pagpapatupad ng Arbor Day Act kung saan kailangan magtanim ng puno ang lahat na edad 12 taong pataas. Pinangunahan din ng grupo ng mga estudyante sa Masbate ang coastal cleanup bilang bahagi ng pagdiriwang ng Earth Day. Sa Naga City, mahigit 50 puno naman ang itinanim ng lokal na pamahalaan sa Balatas New Area Development. Layo nitong gawing pedestrian-friendly ang kalsada. Super blooming ang 2015 The Voice Kids Philippines champion na si Ella Nympha na nag-celebrate ng kanyang debut. Ibinahagi rin ni Ella at kaibigang si Alexa Ilacad ang naging hamon para maging fit at ang importansya ng self-love. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Hanggang ngayon nakatatak ang imahe ni Ella Nympha bilang biriterang kampiyon ng The Voice Kids taong 2015. Ngayon, 18 taong gulang na si Ella na ipinagdiwang ang kaarawan sa magandang buhay. Thank you God kasi binigyan niya po ako ng panibagong year po para po ipakita sa lahat yung talent ko po. Pinagdiwang ni Ella ang kanyang birthday sa isang bonggang pictorial kasama si Alexa Ilacad. Nagbalik tanaw si Ella sa hamon sa kanyang kalusugan at kung paano siya na-inspire ni Alexa. Nag-suffer din po ako noon for a long, very long time and na-overcome ko po yun and na-realize ko na hindi pala ako nag-iisa. Malaking bagay na you know that you're doing it for yourself and not for anyone else. Higit sa lahat, pinagsasalamatan ni Ella ang kanyang ina sa lahat ng kanyang pinagdaanan. May mga times po na gusto ko nang gumiba pero nandiyan po si Mama. Kaya thank you, I love you. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Papayat, ano? Ang galing partner. Gumanda. At saka in love siguro si Ella. Gumanda't magaling. Pero bihira magaling lang yung nakaka-achieve nung notes ni Mariah Carey. Magaling kumanta yung bata. Idol ko yung si Ella. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. Paano yun yung mataas na note? Kaya mong abutin? Paano? The way I feel. Ako po si Alvin El Chico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo, saan man sa mundo.